Magsitayo ang lahat. Ating dakilain at sambahin ang Panginoong buti. Alay mga awitin sa piging na handog na sanin. Tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa timay lala. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang baibig kaisa ng Espiritu Santo na way sa inyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, nasa Webis tayo ng 21 na linggo ng pagkaraniwang panahon, so ng taon ng ating pagdiriwang. Sama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kay narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Lambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon ng mga nakrosposting, ng mga chapels, groups at communities. Ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa pamamagitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Isama rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo at ang matagumpay na paglalakbay bilang simbahang sinodal. Nga kapatid, si San Pablo ay sumulat sa mga taga-Tesalonica na sila ay mapuspos ng pag-ibig ng Diyos sa ating Ebanghelyo ni San Mateo na kailangan tayong gising at laging handa sa pagdating ng Panginoon. Sa buhay natin, tayo ay tinatawag ng ating Panginoon na laging mulat handa at tayo ay handang mabuhay sa Kanyang pag-ibig at pagmamahal. Ngunit sa mga sandali na dahil sa ating kainahan at karupukan tayo nagkasala, dumulog po tayo sa iyong Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyay ang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluk ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo mga kapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kinagawa mong kami magkaisa ng kaluuban. Ipagalub mong ang iyong mga utos ay aming mahalin. Ang iyong mga pangako ay hangarin naming tanggapin upang sa anumang pagbabago sa paligid namin, manatiling matatag ang aming luubin sa tunay na kasiyahang matatagpuan sa iyong piling sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Dahil sa inyong pananalig kay Kristo, mga kapatid, naaliw kami sa gitna ng aming hirap at pagkabalisa. Ang pananatili ninyong matatag sa pananampalataya ang nagpasigla sa buhay namin. Paano kaya namin mapapasalamatan ng sapat ang Diyos
sa kagalakang dulot ninyo sa amin. Mataimtim naming idinadalangin araw-gabi na kayo'y muling makita at matulungan sa ikagaganap ng inyong pananampalataya. Loobin nawa ng ating Diyos at Ama at ng ating Panginoong Hesukristo na makapunta kami riyan. Palaguin nawa at pag-alabi ng Panginoon ang inyong pag-ibig sa isa't isa at sa lahat ng tao, tulad ng pag-ibig namin sa inyo. Kung ito ang mangyayari, palalakasin niya ang inyong loob. Sa gayon, kayo'y mananatiling banal at walang kapintasan sa harapan ng ating Diyos at Ama hanggang sa muling pagdating ng ating Panginoong Hesus kasama ang mga hinirang niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Yaong taong nilikha mo'y bumabalik sa alabok, sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniutos. Ang 1,000 mga taon ay parabang isang araw sa mata mo, Panginoon, isang kisap mata lamang, isang saglit sa magdamag na ito ay dumaraan. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Yamang itong buhay namin maikli lang na panahon, itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Hanggang kailan magtitiis na magdusa, Panginoon, kaming iyong mga lingkod na naghihirap sa ngayon. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Kung umagay ipadama ang pag-ibig mo't paggiliw at sa aming buong buhay may galak ang awit namin, Panginoon naming Diyos, kabisanay pagpalain, magtagumpay sana kami sa anumang aming gawin. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Magsitayo ang lahat. Lagi tayong magtanod sapagkat di natin talos ang pagbabalik ni Jesus. Alleluia, alleluia, sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kaya magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Tandaan niyo ito. Kung alam lamang ng puno ng sambahayan, kung anong oras at gabi darating ang magnanakaw, siya'y magbabantay at hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kaya maging handa kayong lagi, sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na di ninyo inaasahan. Ang tapat
at matalinong alipin ang siyang pinapamahala ng kanyang Panginoon sa ibang mga alipin upang bigyan sila ng kanilang pagkain sa karapatang panahon. Mapalad ang aliping iyon kapag dinatnan siyang gumagawa ng gayon sa pagbabalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng kanyang ari-arian. Ngunit kung masama ang aliping iyon, nasabihin niya sa sarili, matatagalan pa bago magbalik ang aking Panginoon. At sisimulang bubugin ng kanyang mga kapwa alipin at makipagkainan at makipag-inuman sa mga lasinggo. Babalik ang Panginoon ng aliping iyon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong higpit na parusahan siya ng Panginoon at isama sa mga mapagpaimbabaw, do'y tatangi siya at mangangalit ang kanyang ngipin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo, magsiupo ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Panginoong Nazareno. Nasa Webis tayo ng 21 na linggo sa karniwang panahon ng unang taon ng ating pagdiriwang. Ang atin pong tema ay tungkol sa paghahanda, pagbabantay. Sa atin pong Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 24, verso 42 hanggang 51, sinasabi ng ating Panginoon sa versikulo 42, Kapitulo 24, magbantay kayo. Sa orihinal po na pagkasulat dito salita ay ang salitang Gregoriti. Ang Gregoriti ibig sabihin maging mulat, maging gising. Ibig sabihin magbantay at gising. At ito ay para sa ating lahat sapagkat hindi natin alam kung kailan tayo kukunin ng Panginoon, kung kailan tayo uuwi sa Kanya. Kaya ang tunay na mga tema natin ay isang paghahanda sa ating sarili sa pagdating ng Panginoon. Kaya sa ating unang pagbasa, sa unang sulat ni San Pablo sa Tesalonika, Kapitulo 3, versikulo 7 hanggang 13, ay sinasabi ni San Pablo na ang kanilang pananalig at panampalataya ay isang kagalakan na siyang nagbigay sigla sa buhay pananalig ng mga apostol na nagpahayag ng Ebanghelyo sa kanila. Pero kinakailangan na palguinawa sila ng Panginoon ng kanilang pag-ibig upang sila ay lalo pang umuunlad sa kanilang buhay pananalig. Kaya kailangan ayon pa sa Salmo 89, versikulo 14, kailangang bukas sila sa pag-ibig ng Diyos sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay dapat mahipadama sa lahat sa kanila na sila'y magkaroon ng kagalakan, na sila'y makadama ng presensya ng Diyos. Sa ating Ebanghelyo, dalawang bisis po tayo tinatawag sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 24, ng paghahanda. Una, sa versikulo 42 at pangalawa sa versikulo 44. Pero sa versikulo 44, ang ginagamit po dito ay ang salitang hitoimoi, pagiging handa. Ang versikulo 42, ang pagbantay, ang pagiging mulat, ang pagiging gising dahil Gregoriti. Kapag katingnan po natin itong dalawang versikulo, ay halos pareha po ang kahulugan na tayong lahat ay dapat handa sa pagdating ng Panginoon sa ating buhay. Ang ating Panginoon ay
dumating na noon. At ang kanyang pagdating, siya yung salita na nagkatawang tao at sumasa atin upang tayo iligtas. Ang kanyang pagdating ay nasa iba't ibang paraan din sa ating buhay sa pamagitan ng pagdating niya o ang kanyang presensya sa pamagitan ng mga tradisyon na nakasulat. Ito yung tinatawag na mga salita ng Diyos. At pangatlo, ang kanyang pagdating at, o madama na presensya ay sa lahat ng mga pangyayari sa ating kapaligiran. Kung paano ang lahat ng mga pangyayari ay nagpapadama sa presensya ng Diyos. Pang-apat, ang presensya ng Diyos ay napadama sa ating kapwa-tao. Sapagkat tayo, ayon pa sa aklat ng Genesis, Kapitulo 1, versikulo 26, ay nilikha na kawangis at larawan ng Diyos. At sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 25, versikulo 40, sinasabi ng Panginoong Hesus, kung ano ang ginagawa niyo sa pinakaaba kong mga kapatid, ay ginagawa niyo sa akin. Ibig sabihin, ating makikita, ating madama ang pagdating ng Panginoon, ang presensya ng Diyos sa pangitan ng ating kapwa-tao. At ang panglima, ang presensya ng Diyos ay ating madama sa mga sakramento. Isa sa pitong sakramento ay itong banal na misa. Ito ang tawag dito ay Eucharistia, pasasalamat. Pero tinatawag na misa dahil nung ito ay may liturhiyang Latin, ang pinakahuli na salita ay iti misa is, misa. Ang iti misa is, humayo na kayo. Ito ang pagbigay misyon sa atin na kapag ka matanggap na natin ang katawan ng ating Panginoong Hesus, handa tayong tumanggap din ng tungkulin na ating gawin ang dapat nating gawin bilang isang Kristiyano. At ngayon sa ating Ebanghelyo, sinasabi ng ating Panginoon na ipinagkatiwala sa isa sa mga alipin ang pangalaga na ito ay magbigay ng pagkain at mangalaga sa kanyang kapwa. At mapalad kung maratna ng Panginoon na ginagawa niya ang kanyang responsibilidad. Pero pag masama siya na katiwala at habang wala ang Panginoon, binububog niya o kung anong ginagawa niyang masama sa kanyang kapwa-alipin o nakipagkainan at nakipaglasingan sa kanyang mga kabarkada, pagdating ng Panginoon, ayon pa sa ating Ebanghelyo, siya ay parusahan sapagkat hindi niya ginagawa ang kanyang tungkulin, sapagkat hindi niya binibigyan ng pansin ang pagdating ng Panginoon, sapagkat siya ay gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Ano po ang mabuting paghahanda? Mayroon pong iba't ibang klaseng paghahanda para sa atin. Una, ang paghanda sa physical na paghanda. Ang physical na paghanda po ay kinakailangan na ang ating sarili ay hindi po dapat abusuhin. Kailangan na mayroon tayong kalusugan upang tayo'y magpapatuloy sa paggawa ng dapat nating gawin. Ito yung pagtupad ng tungkulin natin bilang tao at kung anuman ang mga trabaho at ginagawa natin para sa Panginoon, para sa pamilya, para sa bayan, para sa kabuti ng lahat. Pangalawa, pagkatapos ng physical na paghanda ay tinatawag na psychological na paghanda. Psychological na paghanda na kung saan ang ating isipan ay atin pong buksan sa iba't ibang paraan kung paano madama natin ang presensya ng Diyos, kung paano natin makikilala ang Diyos na kumikilos sa ating buhay at kumikilos at makikita din sa ating kapwa-tao. Itong psychological na paghanda, ito yung pagkakataon na ang isang ama at ina ay mahusay mangalaga sa kanyang mga anak at ang mga anak marunong umibig sa kanyang mga magulang at kanyang kasambahay. Ito yung paghahanda rin natin na kung saan sa psikolohikal na paraan
tayo ay maayos sa at masinop sa ating paggawa, sapagkat ginagawa natin na may karunungan at may kaalaman, at ginagawa natin ang lahat ng may pagmamahal. Ang kasunod na paghanda ay ang espiritual na paghanda. Ang paghanda na espiritual na ibig sabihin, dapat tayo'y magkaroon ng pagbabalik loob. Pagbabalik loob para sa Panginoon na mangumpisal tayo para ang ating mga kasalanan ay mawaksi, matanggal at maging malinis tayo. Ang paghanda sa spiritual na tayo'y nagninilay-nilay at nanalangin na kung saan atin pong dinama ang presensya ng Diyos ng taimtim. At ang ating paghanda na spiritual na tayo'y mayroong paningin na ating palakasin, na ating bigyan pang tunay na pagbubuklod ang sambayan ng Kristiyano, gaya ng ginagawa ni San Pablo na atin pong napakinggan sa ating unang pagbasa sa kanyang unang sulat sa mga taga-Tesalonika. Ang espiritual na paghanda ay isang aktibo na pagkikilahok sa lahat ng gawain natin upang maging bahagi tayo sa buhay na katawan o mistikong katawan ng Panginoon na simbahan. Tayo ay magkaroon ng espiritual na paghanda kapag ka ang ating puso, kapag ka ang ating budhi, kapag ka ang ating kaluluwa ay nagkaroon ng kalinisan, sapagkat buong-buo ang ating katapatan sa Diyos, sapagkat tayo ay nakikilahok ng sinsero at taos puso tayong hindi lang nananalangin, taos puso tayong naglilingkod sa Diyos sa kaya nating gawin sa ating may alay sa Kanya na dekalidad na panahon, dekalidad na talinto o kung anuman ang nasa atin na ating may alay sa Panginoon. Itong tatlo na paghanda, physical na paghanda, psikolohikal na paghanda, lalo na ang spiritual na paghanda, ito yung ating pagiging handa sa pagdating ng Panginoon. Itanong po natin sa ating mga sarili ngayon, gaano ba tayo kahanda sa pagdating ng Panginoon? Tayo ba'y namuhay sa matuwid at tumatalima ba sa Kanyang kalooban? Tayo ba'y kumikilala sa Kanya sa ating kapwa-tao, sa mga pangyayari sa ating kapaligiran, sa ating pangalaga sa kalikasan, sa ating pagtanggap sa Kanya sa pamagitan ng ating pagkilala sa Kanya, sa ating pagnilay-nilay sa Kanya mga salita, sa mga tradisyon at sa mga salita ng Diyos na nakasulat, at sa mga debosyon at mga panalangin na siyang magpa-palalim pa ng ating ugnayan sa Diyos. Tayo ay tinatawag Niya, una sa lahat, hindi sa kung anong mga malaking mga bagay na ibigay sa Kanya. Ang kailangan Niya, ang ating pusong mapagmahal, puno ng habag, handang magpatawad sa kapwa at bukas sa pagtanggap sa Panginoon sa Kanyang presensya, sapagkat Siya'y gumagalaw sa buhay natin sa bawat saglit ng ating buhay. Nariyan lang ang Diyos na dapat mahalin at paglingkuran. Kaya iugnay natin ang ating sarili sa isang taimtim na panalangin at isang panampalataya na masigla, sapagkat ang ating pag-ibig sa Kanya ay buhay na buhay. Sapagkat sa ganon, ang Diyos ng pag-ibig ay suma sa atin. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, sa Ebanghelyo, inatasan tayo ni Jesus na magbantay sa araw ng Kanyang muling pagbabalik. Lumapit tayo sa Ama habang nanalangin, nagbamantay at naghihintay sa Kanyang mahal na anak. At atin pong tutugon, Ama ni Jesus, hinihintay namin ang iyong pag-ibig. Ama ni Jesus, hinihintay namin ang iyong pag-ibig. Ang simbahan naway hindi makontento na lamang sa Kanyang mga nagawa,
na bagkus higit pang ipagpatuloy ang pagpapahayag ng Ebanghelyo ng pagbabalik-loob at isakatuparan ang kinakailangang pagbabago. Manalangin tayo. Ama ni Jesus, hinihintay namin ang iyong pag-ibig. Ang ating mga komunidad naway maging mga karapat-dapat na lugar para sa pagtatayo ng kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng ating paggalang, pagmamahal at pagkalinga sa isa't isa. Manalangin tayo. Ama ni Jesus, hinihintay namin ang iyong pag-ibig. Tayo naway maging laging handa sa pagdating ng kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng ating pananatiling gising at hindi natatakot. Manalangin tayo. Ama ni Jesus, hinihintay namin ang iyong pag-ibig. Ang mga may sakit at mga naghihingalo naway matagpuan ang kalooban ng Diyos sa kanilang mga pagsubok at pagdurusa. Manalangin tayo. Ama ni Jesus, hinihintay namin ang iyong pag-ibig. Ang mga tapat na yumao naway matagpo ang handa sa pakikipagkita sa Panginoon sa kanilang matagal nang hangaring makita ng hayagan. Manalangin tayo. Ama ni Jesus, hinihintay namin ang iyong pag-ibig. Sa tahimik idalog natin sa Panginoon ang ating mga kahilingan. Makalangit na Ama, pakinggan mo ang aming mga panalangin, kalakip ang katapatan ng aming puso. Tulungan mo kaming lumago sa kabanalan habang hinintay kami ng may maligayang pag-asa sa pagdating ng iyong paghahari. Hiling namin ito sa pangitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Itong anak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayan, tanggapin iyong basbasan, nang sa amin maging tunay na katawa at dugo ng iyong anak. Magsitayo ang lahat. Manalangin niyo patido upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-aahin sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, pinagkamit mo kami ng iyong pagkukup, pakundangan sa isang pampaligiyang paghahandog, kahit sa iyong sambayan na iyong pinagkaloob. Ang pagkakaisa ng kapayapaang nagbubuklod, bunga ng aming mga alay na iyong kinalulugod, sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng Kapanintuan ay marapat ni kay aming pasalamatan. Sa iyong panangloob, kami ay iyong ibinukod upang iyong may tampok sa kadakilaan mong lubos, kahit ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan. Gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya kaisa namang nagsisiawit ng papuri sa iyong pahay sa kalangitan, kami nagbumingi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan.
Kais mitan yung Espiritong Banal ang makalob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gaya naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walanggang tipan. Ang aking dugo ay ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglala sa pagkamatay at muling pagkabuhay niya na kahit naalay namin sa iyo. Ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat na minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin ng simbahang laganap sa buong daigdig, pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kapariyan. Alalahanin mo rin mga pati naming naimlay may pag-asang sila muling mabuhay ganil lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawanwin na patin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa na malabirhin Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ang mga apostol ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes de Manila, San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang kukupuri si karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ni galing na utos sa turo ni Jesus na pinatay natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkaluban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilaysalat ng kapahamakan samantalang aming pinalbikan na kilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa yun yung kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa inyo.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na communion, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Maraming salamat po. Paalala, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal. Lubusin mo sa amin ang kagalingang bigay ng iyong pag-ibig na ngayon ipinagdiriwang. At kami naway magkaroon ng ganap na kaunlaran
upang sa lahat ng aming pinagkaabalahan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ni Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa Ekaristiya, Banal na Misa, kayo nasa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pamansang Nambana ni Jesus Nazareno. Ang lahat ng nakiisa sa atin sa pita ng live streaming sa ibang social media platform at ang kususting sa iba't ibang paraan away inyong panalangin ay dinggin ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat ng walang sawang nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church. Pagpalain kayo lagi ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng poong Jesus Nazareno. Tayo po ay dapat laging handa sa pagdating ng Panginoon. Ang tunay na umibig sa Diyos ay laging handa sa pagdating ng Panginoon. Ngayon po ang basbas. Mangyari po lamang itaas bagya, mga bagay-bagay na pabasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, niagbasan ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kilangyang ka na nagsusumamo sa iyo. Makamta na wanila ang katugunan at tanggapin ang kasagutan mo itang naloob na tinatanaw. Basbasan di po ninyo ang malamahin dasalan at mga bagay-bagay. Basbasan ang may makaramdaman. Sa pangitan ng binisyon ito na maalala ang pangako lang sa binyag na ikaw ay kliniibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Magpalain kayo ng makapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglay ng pag-ibig at pag-asa ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Pong Jesus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.